Disiplina at pagiging alisto, yan daw ang dapat baunin ng bawat commuter sa araw-araw nilang pagsakay sa mga pampublikong sasakyan. At yung mainit ang panahon, samahan nyo na rin daw na huwag pairali ng init ng ulo. Live mula sa Quezon City, si Bam Alegre, Mind Panda, Bam? Joseph, memorable nandito sa Pilgoa dahil dito tayo naghihintay ng jeep noong college. At para sa mga commuter, diskarte ang kailangan para naman ligtas na makarating sa paroroonan. Meron tayong ilang mga survival walkthrough o tips para sa inyo. Narito ang Pandar. Ngayong tag-init, doble hirap sa mga nag-aabang ng mga sasakyan ang maalinsangang panahon. Kaya ang best friend ng karamihan, payong. At dahil karaniwang ganito ang dadatnan nyo sa sakayan, hindi may iwasan syempre ang sikuhan. Pero kung paiiralin lang daw ang disiplina, tsak daw na mas giginhawa. Magdadala po ng mga bagay, medyo konti-kuntian ng... Respeto, paggalang para pagpasok mababa, hindi mag-sikuhan. Yun nga lang tila sadyang hindi may iwasang may mananamantala. Kaya ang ilan, may diskarte dyan. Ako kapon, may nakita kong nagnanakaw. So kailangan po lahat ng bag laging nakaharap. Huwag magdala na sobrang daming pera. Yung eksakto lang pamasahe. Kailangan laging listo. Huwag tutulog-tulog. Hindi ka dapat natutulog. Ano? Hindi mo makukuhang matulog. Sa ngayon, dahil nga sa dami ng mga sakunang nangyayari, hindi mo alam, baka yung driver na... ng bus o yung jeepney na sinasakyan mo ay inaantok din. Dagdag ng ating road safety expert, sa pag-commute, huwag na raw sabayan ang init ng ulo, ang init ng panahon. At dahil maalinsangan, huwag raw kalimutang uminom ng tubig at ingatan na rin ang gamit. Pero ang pinakamahalaga raw, sumunod sa batas trapiko at huwag nang daanin sa init ng ulo. Follow lang sa rules and regulation. Tapos, yung mga guard sana visible lagi. Then, huwag masungit. Kung nakapila dyan, magdala sila ng payong para nang sa ganun, hindi mainitan, no? Hindi masyadong mainitan. At mag-isip na lang tayo ng ibang bagay na masaya, no? Kaysa naman ibuhos natin yung init ng ulo. Sir, lapit tayo. Joseph, kailangan din na iba naman yung mindset pag gabi yung bumibiyahe. Kasi pag araw medyo mainit, pero pag gabi naman kailangan mas listo, lalo na sa mga katabi, lalo pag yung mga public na sasakyan katulad ng jeepney, bus at ng mga tren. At katulad nito, nung college ako napagtripan ako nung ng mga ilan, may bumubuk pa sa akin nung college. Kaya dapat laging I am ready. Joseph, parang maganda naman yung experience mo sa pagkakabubog. Anyway, Bam, okay. Siguro naman yung mga motorista natin, hindi naman siguro sila nawawalan talaga ng pasensya. Puntahan natin yung plano naman ng mga public transport authorities natin. Yung bagong bago ng MRT, anong balita doon? Sa ating huling pagkamusta kanina sa DOTC, nasa process na raw ng paggawa ng prototype, yung Chinese na supplier, ayon niya sa DOTC. Kumbaga yung bola, nandun na raw sa Chinese supplier. At kapag pumasa sa quality test itong prototype na to, we can expect daw 3 to 4 na mga bagon monthly. Kumbaga, quality assurance muna ang kailangan, Joseph. Okay, so kailan yung dadating? Yung 3 to 4 nila? Okay, yung monthly na yon, we should expect that siguro later ng 2015. Pero yung prototype daw, we can expect to see now the first quarter ng year 2015, which is next year, Joseph. Okay, so taste pa rin. Maraming salamat, Bam Alegre, at sa iyong Pandar.